Grabe, tatlo yung quick release. Solid. Parang papel. Bakit? Sobrang gaang pala nito. Oo nga, ang gaang yan. Nagulat nga din ako eh. Itong Ducati Switch na to, tinatago ko talaga para sa special person. Katulad ni boss. Okay, after 4 days, bumalik ulit tayo dito sa shop ni Papa Jess of Bina. Sabi niya, tapos na daw yung motor natin. At makikita ulit natin si Reader. Ako, nakaka-excite. At sabi ko sa kanya, huwag niya ipakita sa messenger. Para pagdating ko dito, masasurprise talaga ako. So, yun. Excited na talaga ako. Let's go. Ito na si Reader. Sabi ko kasi sa kanya, huwag niya muna ipakita eh. So, nakaka-excite talaga ako dito. Para ako may bagong motor eh. Mukhang pinagpuyatan niyo to ah. Oo, boss. 2 days in the making. Pero 1.5 lang. Okay, pero ngayon 100% finish na. O sige, i-reveal na natin. Ayan to! Wow! Yun yung fittings oh. May quick release dito. Dalawa! Yes. Check natin. Uy! Sarap! Tapos yung throttle nakalagay na rin. Smooth! Tapos yung switch nandito na rin. Functional na lahat. Yes, functional na. Pati dito. Yes. Ang tawag dito is Ducati Switch. Ducati Switch. Nailagay na rin nila yung MSD ignition coil. Ano, sakto oh. O hindi masakit sa mata yung pwesto niya, no? Pero nakikita pa rin siya, yun yung pulang-pula oh. Tapos yung ating rear suspension na overracing. May fittings din papunta sa shock oh. Pinaikot nila oh. Bali tatlong QR yan. Grabe, tatlo yung quick release. Solid. Yan yung pagkakalagay niya, ang pulido oh. Ganda nga naman tignan. Tapos, nakalagay na rin yung ating HYB fuel pressure regulator. Grabe, Papa! Ang yes, detalyado na niya, no? Yes, boss. Dati wala tayo nakikitang laman dito. Ngayon, oh, nakalagay na. Hindi nasasakit yung ulo ko. Yun, yun, dito na yung gauge niya. Ito yung mga to, nakikita ko lang to eh. Sa mga sumasali sa motor show. Ngayon, ako meron na, nakaka-proud. Surprise mo dito. Ah, may surprise ka pa dyan? Parang harap na. Oo. Kasi mahal to eh. Oo nga. Paano mo naharap? Ay, yung ano? Yeah, inayos siya lahat yung wiring, boss. Ah, yung wiring, oo. Lahat yan, malinis na, hindi nakita. Oo, tsaka parang mas malinis yung motor ko ngayon. Mukhang nilinis niyo, ah. Si Ivan na nilinis. Ah, okay. Kaya palang linis. Uy, thank you, Grabe Papa. Grabe pala to, boss. Parang papel. Bakit? Sobrang gaang pala nito. Oo nga, ang gaang niya. Nagulat nga din ako, eh. Lithium, bre. Grabe to, ang gaang pala nito. Oh, tsaka malakas yung crank niya, Papa, kaya yan. Okay, madako naman tayo sa ating brake system. So dito, sa ating brake master, naka-transformer tayo na version 1. Yes, premium na to na yan. Oo. Then nilagay na rin nila yung ating HPK class lever. Maayos na rin yung wiring nyo, in-install na talaga nila. Dito sa brake master natin, nag-fittings din sila dito at dalawa yung quick release. Oh. Pababa hanggang dito sa ating caliper. Grabe, dalawa rin pala yung quick release dito. Oh. Tapos, nilagay nila sa harap itong stubbly. Nilagay nila sa likod yung para sa brake hose natin, oh. Diretsong diretso, oh. Pulido, oh. Hindi magulong tignan, di ba? O nga naman, mas malinis tignan pag nasa labas itong stubbly natin. Saka parang nagagamit. Oh. Susundot mo talaga. Nagmatch yung kulay nito dito sa nipple. So nilagyan din nila ito ng fittings, no? Dalawang quick release din. Ito yung oil filler cap. So ang galing, eh, no? Hindi ko expect na ganito yung mangyayari. Hindi ko... Detalyado, kumbaga dagdag puntos din kasi ito. So diretso yan hanggang doon, hindi ko alam kung saan papunta yan. Hanggang dito, boss. Hanggang dito. Gawa ng hangin. Breather. Tapos ito nga yung HYB fittings natin with hand lathe bracket para pulidong tignan. Tapos ito yung ating rear brake system. So ito yung sinasabi ko, nalagyan nila ng bracket na ganito. Kulay itim siya before, ginawa natin silver. Oo, para mas bagay nga, ano. Tapos ito, wala akong biniling ganito. So, buti nilagyan yun, ano? Opo, T-connector po yan. Ah, T-connector. Para meron po tayong brake light dito. Ah. Tapos nilagyan natin ng banjo bleeder, dalawa, para mas maganda yung pagka. Ah, okay, so may brake light, ano tayo, switch? Meron na po, meron na. Ah, okay, so every time na magbe-brake, iilaw yun. Oo nga, ano. Sa galing. Po ito, boss, Ray. Meron po tayong bagong ginawa sa transpo. Kung mapapansin niyo po, is wala po dito yung wala kayong makikita ng brake light switch kung saan. Kayo nga, no? Ito po yung sarili putak namin dito sa... Sorry tayo po. Ito po. Andi dito po yung brake light switch. Ah, yan yung switch. Ayan. Oo nga, no? Yung malimit po kasi dito kinakabit eh. Kaso nga lang, takaw taga. So nag-isip kami na mas bagong paraan. Ayan po. Okay. Yan yung sinasabi ko, guys. Kaya dinala natin sa expert at may karanasan sa mga ganito. Eh, sakto, si Papa Jess is judge. So alam din niya yung mali at tama sa paglalagay ng mga pyesa sa motor.
Hindi naman tayo nagkamali at hanggang ngayon impressed pa ako. Grabe, hindi pa tayo tapos. So ito, wala akong binili. Initiative na lang nila. Wala akong sinabing lagyan nito. Basta nung dinala ko dito, sinabi ko sa kanila, kayo nang bahala, papa. At ito na nga. Tapos yan, papunta dito yung host niya. No? May quick release din dalawa dito. Ayan, so gagapang yan, papunta sa ating rear caliper. May quick release din dalawa. At dito pinadaan ni Papa Jess, kita pa rin yung Brembo na logo. So yan o. Oh. Maganda yung presentation. Wala akong masabi. Hindi ko expect na dito pa dadaanin yun. Akala ko iikot ng ganun. So kung mapapansin ninyo yung host natin, hindi talaga tuwid kasi nga yung swing arm natin is gumaganon. So hindi pwedeng hindi fit. Pwede. Dapat nagalaw. Nagalaw pa rin. So kung mapapansin mo, Boss Reed, saka po dyan sa mga nanonood, lahat po ng host natin is papaganon. Kung mapapansin nyo po lahat, papaganon para synchronize po at iisa yung design. Ay, oo nga, ano. So, yung lahat ng kulay, pare-pareho din, ano. Parang di magulong tignan, ano. Ang galing. Ito talaga, natutuwa ako sa sticker ng Akron, sa nipple, at sa fittings natin, no? Match yung kulay, no? So, ano ba yung mga fittings na nilagay natin, Papa Jess? Regarding po sa fittings, mga Earls po na premium copy po. Tapos, Brembo na QRC and si gear type po. Tapos, Orig host po lahat yan. Grabe, tinapos mo lahat ng 2 days, Papa? Mga 1 and a half lang. Apat naman po kami. Aba, 1 so, and a half pa? 1 and a half lang kasi dalawang gabi lang halos eh. Pati yung electrical, tinapos nyo? Opo, opo. Pati yung paglilinis? Yes po, yes. So, next na steps naman dito sa ating motor is ipapatune na natin kasi naglagay tayo ng MSD ignition coil. So, magbabago yung idle niya nun. Pero na-try nyo na, Papa, pinander nyo? Hindi. Okay. Walang pipe eh. Ayun nga pala, walang pipe eh. No? Sige. So, dadalhin natin ito kay Bebe Lab. Functional naman yung ating, ano, di ba? Functional kasi hindi ako nag-wiring ito. Hindi ko alam. Ayun, yun eh. Ayun, oo nga. No? Ito, kill switch yata. Ito, kill switch. Ito, on-off. Tapos, nilagyan ng kill switch? Meron po ito, kill switch po ito. Okay. Pagpapatayin mo yung motor, tapos itong passing. Ngayon yung ilaw niyang boss Reed, minotify na namin kasi once na gagaling sa Daytona yung switch natin, nasisira yung headlight ng Raider MI. So ang ginawa ni Rio dyan, nung kasama ko sa dito sa shop, is minotify niya halos 18 LED na ata yung nasa loob. Kaya mas malakas yan, boss. Ah, minotify niya yung ilaw? Dinagdagan niyo pa? Opo, kasi sira na po yung ilaw niyo eh. Okay. Yung low niya, wala na, patay na. Ah, okay. Napupundi pagka yung ginagawa ng Daytona switch. Ngayon, napupundi talaga siya. Ngayon, inayos na namin. Okay na po. Pelta namin yung mismong headlight sa loob. Okay. Signal light po yan. Di po siya yung tutuunan lang kasi mayroon ganun din Ducati switch. Etong Ducati switch na ito, tinatago ko talaga para sa special person, katulad ni boss. Kasi ito talaga, wala na makukuha niyan eh, inalubog. Saka yung meron ito. Okay. Yan. So naglalock siya pag pinindot kasi signal light nga naman dapat ipipitawan. Kasi yung iba, tinutuunan po yan, ganyan, ganyan. Hindi siya... Oh, hinuhold? Oo. Ngayon, ito, pindot lang. Kusina. Ito, high low. Ito, passing mo. Okay. So, ang ganda tignan ng switch ko, parang M&M. Okay, wala kasing tambucha eh. Pero dala ko naman. So at least, umaandar yung starter. Okay. Pagdating sa accessories, kumpleto na si Reader. So papaandarin na lang. Ayos, Papa Jess. Very nice yung gawa. Napaka-detalyado. At nag-leak test na rin sila. So wala namang ano. Uy, no, pinadaan nila sa likod yung hose. So grabe. Hindi ko naisip yan. Tapos tinanggal ko pala po yung bracket mismo nito. Para mas malinis tingnan. Kasi mahaba nandito. Oo nga no. Tinanggal ko na yung bracket. Ah, kaya nga no. Oh, hindi ko napansin eh. Oh, pag bumili ka nga pala ng suspension, Papa, may kasamang bracket. Nakatabi nga, hindi siya naka-align dito sa chassis. Tingnan, medyo naaganon. So ngayon, ginawa ko, tinanggal na namin para naka-align siya. Pag tingin mo dito, sunod siya sa agos, parang ganun. Oo nga no. Yan ba itatawag na execution? Proper ganun? Yun. Simple lang naman. Oo nga naman no. Pantay sa chassis. So maganda na yung placement ng mga fittings natin. Talagang wala akong masabi, no? Almost perfect. Ngayon naman, kailangan functional. Tapos na tayo sa execution. So tignan natin kung talagang pumipreno siya. Ay, yung brake light nga pala, no? Tignan natin yung brake light. Yun, no? Umiilaw. Harap ko. Yung harap. Yun, okay. Goods. Yung preno naman. Sige, Papa, ikutin mo. Yun, no, naka-stop, tapos umiilaw yung brake light. Release. Yun, no, fitment check tayo. Tignan nyo kung gaano ka-smooth. Grabe yan, no. 0-0. Pantagal din, ah. Shoutout kay Boss JC dyan, ang lupit. Oo, ang lupit ni Boss JC ng hand light bolts. Try natin yung harap. Okay, bubuhatin ni Papa Jess. Okay, 1, 2. Yun, no, open brake natin, ha.
Okay. Tapos may napansin ako dito, dati kasi nung pinagawa namin ito sa Pepela, tinago na namin yung wire, so di malinis na, wala nang makita. Pero sina Papa Jess, mas tinago pa nila at kung mapapansin ninyo, dati may wire dito, ngayon wala na oh. Nasa taas na lahat, nasa oh, gas na. Nawala. Ayun. Ah, nandito, ito, opo, ito. Ah, ito, naka ano, yung parantela. Opo, naka cloth tape. Cloth tape, ito pala yun, no? Ngayon, parang kasi pag sinisili po namin, pag nagja-judge kami, usually iba nakikita sa ibabaw lang. Eh, ang ginagawa ko po, nilulusutan ko ng camera. Ginaganyan ko po yung camera. Ah, para masilip. Kita po. Ngayon, mas maganda po tingnan kasi pag dito sa mga picturan, eh, kung baga malinis talaga. Oo, ngayon, tsaka hindi ka pansin-pansin, black kasi. Opo, opo. Papa, may pins ka ba? Di ba, Jess of B na lang opo, naman ang sense nila? Opo, yung mga gusto pong kumontak sa akin, PM nyo na lang po, Jess of B na, J-E-S-S of B na po. Sir, phone number, para mabilis? 0966-706-9292. Saan located? Sa Carmona, Cavite po. Ayun o. Sandali, isa-search lang pala sa Google Map yung... Opo, pangalan ko lang po, Gestor. So yun, ready na tayo for the next motor show. Pero bago yun, idalin muna natin kay Bebelab para ma-retune ulit si Leader. Papa, maraming salamat! Yes po. Kapirasong montage muna tayo, alright!